Hello. Hello, good morning. So, welcome back sa ating repair. So, today is April 29. So, Friday. It's Friday. It's Friday repair. Okay, we have a repair today. Kasi kana medyo inaubo ako. Medyo inaubo tayo. Ayan, so meron tayong 2 pieces of repair dito from Kupang Antipolo City. So isang Eno 3D na 4GB at saka isang pallet na GeForce pallet. Ayan, na 1650. 4GB din. Ayan. So DDR6 na ito, itong pallet na ito, DDR6, 4GB. So DDR6 na siya na latest version ng 4GB. Ayan. So, yun yung i-repair natin ngayon. So, itong, ano, Eno 3D is, ano pa siya? DDR5. Ayan. So, pang number 54 sa ating repair. So, start natin itong palit. Unahin natin. Bali, ang issue nito, guys, parehas is water damage, nahihiyan ng daga. Liquid damage. Pala. Liquid damage. Nahihiyan ng daga. So, hindi natin siya matetest sa... sa computer. Hanggat hindi natin nakiklin ang liquid damage. Kasi nahihiyan siya ng daga. Eh. Ayan. So, testerin muna natin kung may shortage siya. So, sabi kasi ng customer, no power or... So, hindi ko lang matandaan. So, marami kasing dinadala sa atin na nagpapa-repair ng video card. Okay, shoutout pala natin si Sir Franz Velasquez from Tondo, Manila. So, nag-donate po siya ng sa atin ng isang tawag dito, thermal paste at saka isang keyboard. Okay, salamat Sir Franz sa iyong donation. Hindi nagpagawa din po si Sir Franz ng isang video card na tawag dito, Color Pole 1 RX 580 then 4GB. Ayan, nagawa po natin siya, din nag-donate siya ng plux, ng thermal paste at saka keyboard, na keyboard, mechanical keyboard. Okay, thank you, Sir Prance. Okay, let's start our repairing. Ayan. So, focus natin yung camera. So, position na kayo sa ating camera. Hindi ganong kagandahan. Pero, mapagtsatsagaan. Okay. Pero, may magdo-donate na magandang camera. Just donate it. Ayan. Sa mga gusto mag-donate ng video card, huwag niyong kalimutang mag-donate po kayo. If you want. Ayan. Hindi naman po persahan. Kung mayroon kayo itatapon na video card ng mga sira, please donate. Makakatulong po yan sa ating repair, okay? Diode mode tayo. So, red probe on the ground. Baligtarin natin kasi diode mode tayo. May reason po yan para hindi na natin masukat. Pag ganito kasi, iba yung reading niyan. Pag black probe on the ground. Kailangan na red probe on the ground. So, check natin kung may shorted. Okay. No shorted. So, sa 3 volts. Ayan. So, not shorted. External power supply. Okay, wala pala siyang external power supply. So, hindi natin siya, guys, matetest. May corrosion siya. Liquid damage here. Ayan. So, hindi natin siya pinitesting. So, may missing parts here. Okay. Wala pang ano yan. Wala pa tayong microscope, pero kita natin na may damage talaga siya. So, gamitan natin siya ng microscope. Okay. Check natin by a microscope. Okay. Yan, malapit na tayong lumipat sa kabilang shop. Sa ating bagong pwestong shop. Okay. Ayan, guys. Pakita ko lang liquid damage. Kitang-kita nyo naman. So, I think nahihiyan ang daga. Yan ang sabi. Pero imposible na pumasok ang daga. Pero hindi kasi siya magkakaroon ng ano. Either lang tilamsikan, siguro.
So, ano pa siya? PWMIC. So, yan siya, guys. Tapos, may missing pa dito na isa. So, unahin natin dito sa paa. Sa pin. Okay. So, kalasin na muna natin. Para makita rin natin sa ilalim. Kalasin muna natin yung mga ito. Para maganda ang repairing. So, dumi pa rin ang aking working station. Wala pa rin time tayo sa pagkiklining. Dahil sobra talagang busy. Tambak tayo sa repair. Hindi tayo nawawala ng repair. So, thank you, Lord. Ayan, so, nag-hiring po tayo ng technician, computer technician. If you want na mag-apply, just pass your resume direct. Punta po kayo dito. Huwag na po kayo mag-chat. No need to chat. Direct po. Punta lang kayo dito kung gusto nyo mag-apply. Then, with interview na. Then, pababalikin ko na lang kayo. Yeah. After interview. Ayan, so, no requirements required. No. Kahit walang experience. No experience required po. Iti-train ko kung willing naman matuto. Then, kung willing talagang matuto or mag-accept ng training period. Ayan. So, yung mga ano lang, gusto maging technician. Kasi yung iba kasi, walang experience. Gusto lang magtrabaho tapos mataas agad sahod pero wala namang alam pa. Ay, hindi naman siguro pwedeng gano'n kasi hindi mo naman magagawa. Kaya nga binigyan natin ng opportunity yung sabi nga yung no experience. Kasi binigyan natin opportunity na willing siya magtanggap kahit undergo muna ng training. Pero kung taas sa sahod, ay di sa iba na lang mag-apply. Para pinibigyan lang natin opportunity yung willing. Kasi maraming willing talagang matuto. Ang dami nga dito napunta sa akin. Mga sa pwede daw mag-training kahit walang bayad eh. So, hindi naman natin magagawa yun kasi busy tayo. Ayan. Ang ano kasi nila, purpose nila is training naman, hindi mag-a-apply. Kaya hindi ko siya tinatanggap. Wala tayong time para mag-training ng ano pa sa ngayon. Hindi naman kasi galing sa school. Kung galing sa school, paid eh. Pwede naman natin siya. Ay. Microscope natin. Inspection natin yung harap. Ay, sira na yung aking isang light. Ayun na umilaw. Ay. Ayan, may tupak na. So, yan. Wala namang damage itong nasa loob. Madumi lang. So, ginamit dito is dual MOSFET. Dual MOSFET ang ginamit dito. Yan. Dual MOSFET. So, start for cleaning. And unahin natin to. Unahin natin itong linisin. Start cleaning.
Nag-on off yung aking isang lights, extra lights. Ito sa kabila. Kailangan lang natin itong tiyagain sa paglilinis. So, hindi kasi siya natatanggal ng brush. Kahit yung paint, kahit yung brush ng ano. Hindi agad-agad siya natatanggal. So, kailangan lang natin ito siya. Medyo matagal. Pero, pag napagana natin, so ulit yan. So, at talaga pag ako naglinis, talagang gusto ko dinodot-dot ko yung mga side-side ng ano eh. Kailangan natin siyang tiyagain. Kailangan quality yung ating repair. Kailangan ay quality. Ay, natanggal. Natanggal na ang isang kapasitor. So, itong isa. Natanggal na yung isa. Ups, tumalbog. Sana. Sana. Gusto tumalbog. Ayan. Ayan. So, cleaning lang natin to. Tapos ito. Ito pang isa na to. Kulay green. Ay, natanggal na rin. So, resistor. Ah, kapasitor lang naman to. Bali matanggal ang kapasitor, wag lang ang resistor. Si pag resistor,
Hindi natin alam yung value. So, yun yung kasing ano eh. Yung capacitor, pwede naman palitan. Same size. Hindi yung same location. Yung resistor kasi iba-iba yung value. Wala natin pag-asa. So, okay na to. Malinis na tong BWM. So, para ito sa yung may natanggal ay HDMI. Saan na yun? Ito. HDMI. Maliit ito masyado. Dito. Okay, ang chances nito. Masyadong maliit. Ang pyesa. So, kinalawang na to. Sobrang maliit. Okay, painitin na natin ang panghinang. Lagyan natin ng tubig ang ating masyadong mali ito. Galing natin ang liquid. Natin ang flux. Sa flux muna.
Nakakuha tayo ng donor board. Sa 1050 Ti ito. Kuha din tayo sa 1050 Ti. Okay lang yan kahit ano. 50 Ti. Tayo dito. 50 Ti. Kuha tayo dito bandang gitna. Dito. Gamitin natin ang pinakamaliit na. Okay, nakuha na tayong isa. It's okay. So, hihinangin lang natin yan. Para hindi mag-ano nang masyadong mainit ang board. Para hindi masyadong mainitan. Para kung konti lang yung heat matanggap niya. Yan. Tapos, konting ano lang din sa kabila. Yan, okay na. Yeah, good job. It's done. It's done sa pins. So, nanggalin lang natin yung flux. Okay, tanggal na yung ano. Okay lang yan. So, hindi naman siya marking for ano, GPU pin. Ano, okay na siya. Tanya niya ba yung pin? Ah, so, nagre-reflect sa ano. Pero, clear na siya. So, hindi auto-focus ang ating ano eh. Ating camera. Try natin yung katabi. Ayusin nga natin. Mukhang hindi maganda yung paano yung katabi. So, mukha itong eh. Mukhang hindi na to connected. Ayos nga natin. Ayan. So, hindi na nga siya connected. Kailangan. Buti na lang napansin ko. So, linisin natin to guys. Magandang palitan. Hindi na siya connected. Tiyaga lang. Just wait. Okay. Tingnan natin itong capacitor. Kung pwede pa. Kung hindi tatalbog. Oh,
Wah, kasi wala ng paa. So, tuyuin natin to. Hanggang natin ang flax. So, pangit na. Palitan na lang natin. Kuha tayo sa donor. So, hindi na maganda ang lagay. Ang capacitor na yun. Maganda ang lagay ng isa na yan. Medyo mahirap lang, medyo matagal. Pero sulit. Sulit sa paghihintay. Okay. Kunting tiis lang. It's done. Ganito naman tayo sa kabila. So, yung natawa walang pesa dito ay ayun. So, magkaiba siya.
Ito, isa pala, ayusin pa natin. So, hindi rin maganda ang lagay. So, wala na ito sa position. Ayan. Walang sa position kailangan. Sana. Kuskusin natin ang corroded parts. So, kahit anong pyesa naman, pwede. So, kunting ano lang tayo sa pagre-repair. Kunting tiis kahit medyo matagal. Tatapos din yan. Okay. Sana hindi tumalsik ito. Kaskasin natin. Itong isa. Huwag lang tumalsik. Okay, nakakapit pa. Makakapit pa ta. Okay. So next, hanap tayo ng same position. So ito ay malapit sa HDMI. HDMI. Malaki-laki ng konti. Ayun na lang sa PWM, 5 volts. Kasi 5 volts lang din naman yung HDMI. So, try natin to. So, 5 volts. So, yan. Kapag po kayong maiinip sa ating repairing, matagal-tagal lang, pero matatapos din yan.
Yan. Tanggalan natin. Ayan, okay na. So, yung isa na lang maliit. Tapos, may resistor pa sa kasunod. Sana mga ano natin to, mapagana. Sino display to eh. Sabi lang nung ano, pan-spinning yata. So, wala kasi hindi nilagay yung ano eh. Nakakwentuhan ko lang. Hindi ko masure kung no display or no power. Yan. So, ito hindi sa kabila. Itong nagkakorroded sa kabila na ito. So, kailangan natin yan isaayos. Ito itong IC na ito. Ang gawin natin dyan ay papakapitan ulit natin yan ng flux. Madali lang yan. So, kailangan lang natin siyang tiyagain. So, ayaw nakapitan. Tingnan natin. Subukan natin kung gagana pa. So, nakadikit pa naman siguro sa ilalim to. Kung hindi gumana, saka natin siya i-resolder. Yun, iaangat natin. So, ito. Meron pa dito natitira. Ito. Ito na yung last. So, resistor ito. Kailangan natin siyang dandahanin kasi hindi natin alam ang value. So, wala tayong donor board para dito. Ito yung mahirap kapag resistor yung may tama. So, kunin ko muna ang value. Sana hindi matanggal. Si
Kasi pag natanggal to, patay na. Wala pa tayong donor board sa Inno 3D na 1050 Ti. Sana. So, kunin natin ang value via ohms. So, sabihin ko na lang ang value, guys. So, meron tayong 10K. Okay, 10K. Sa kabila yun, sa left side. Sa kabila, 10K din. Ah, 10K siya, guys. 98. Ha? 100K pala. Hindi 10K. 10K daw. Ah, 100K pala siya. 10K. Naka-10K naman ako. So, try natin tong ano, konting linis pa. So, nakuha na natin yung value. In case na tumalsik, ay so, palitan natin. Meron tama tayo, bumili tayo ng resistor. So, yung mga resistor ay may bayad. Kasi binili natin siya. So, dadandaanin lang natin yung paglilinis sa kanya. Kasi itong mga to ay tumatalsik. Yan, dandahan lang. Nakakabit pa naman siya eh. So, ramdam ko nakakabit pa yung mga resistor na to. Yan. So, meron pa dito. Another couscous pa. Yan. So, ibig sabihin, lampasan guys ito. Ay lampasan sa mga PCB lines punta sa kabila. Kaya ang kailangan nito ay cleaning. I-cleaning din natin siya. Kailangan matuyo yung pinakalampasan niya sa kabilang side ng board. Sa front back, sa front at saka sa backboard. Ito yung kinain na rin to. Ito yung mahirap, guys. Kapag kinalawang na ganito at naputol na yung line niya paliban sa kabila, yun ang wala ng pag-asa. Ayan. So, inspection again. Check pa ang ibang parts. So far, wala naman. Okay, sa ilalim ng, so meron tayo dito. So minor lang siguro to. Ilalim ito ng GPU chip. Yan. So, may napalitan na tayong pesa. So yung customer natin ito, si Sir. Si Sir at si Ma'am. So, si Alan po. Shoutout kay Sir Alan po. Chope. So, kasama niya anak na babae. Punta sila dito. Ang sabi niya, kapag nagawa ko daw yung dalang GPU niya, ay may premium. So, hindi ko alam kung pinatatakam lang ako ni Sir o para magawa kanyang GPU. Pero, never mind about sa premium. So, gagawin naman natin yung ating trabaho. So, trabaho naman natin i-repair yun. At saka paid naman yan eh. Guess na magawa natin. Yan siya. I-cleaning lang natin siya, guys. Tapos tutuyuin ko siya by hot air. So, yes. Tapos na yung ating removing ng mga corroded parts. So 2020, nabili itong video card. Sana walang matalbog na pyesa. Kasi wala silang donor na dala. So, maasa silang marirepair natin ang kanilang GPU. Okay, tanggalin na natin to. Alis na dyan, hindi ka na kailangan. Ayan. Okay, so dito, madumi siya. Tanggalin muna natin via paintbrush. Oops. So, linisin na rin natin to. Kasi, what?
liquid damage siya. So, linisin na natin yan. Tanggalin ko yung ano, para hindi kumalat pag ni kini-cleaning. Kasi kumakalat eh. Yung thermal paste. So, kaya na dapat natin siyang i-clean. Kung nalagyan kasi siya ng pang cleaner, kumakalat yung thermal paste. Sumusok-sok sa ilalim ng board. Kaya, so, ayan. Kaya dapat natin siyang... So far, wala naman siya dito sa front. Sa front ng ating board, wala siyang corroded part sa back lang. Kalimita naman sa back lang talaga kasi yun yung naiihian. Dito kasi may nakalagay na heatsink eh. Sana mapagana natin to. So may nagpagawa na sa atin ito ganito. 1050 Ti din siya na na 3D. So ano yung dual MOSFET din eh. So medyo iba lang yung design nun. Kasi ito yata ay 6, ano ba to? 1650? O tama, 1650 na rin kasi ito pero DDR5. So, medyo latest na version. Iba yung design na siya. Iba na yung design. Kahuwig na ito ng 1650 na Inno 3D. Kasi ito Inno 3D din doon eh. Kahuwig na nung 1650 na DDR6. In advance lang na konti yung layout niya. Ayan, so linisin natin ang kanyang ilalim ng memory. Okay, palabasin lang natin, baka may dumi. Wala tayong pang cleaner, kaya tiyaga muna. Okay, konting tuyo, then isang pasada. Para malinis natin ang ilalim ng VRAM. Okay. Lagyan ulit natin. Masayin ulit natin yan. Para lumaan sa ilalim ng VRAM at saka ng GPU chip ang liquid na to. So, ang cleaner. Nabula-bula naman to eh. Ayan. Ayan. So, isa pa. Palabasin natin ang water. Kita ba? Lapit nga natin. Yan. Yan. Pag inaano natin eh. Yan o. Makikita nyo. May water siya. Madaan sa ilalim ng bira. Ayan. Okay. At least. Mga tangat. Okay na. Cleaning. So, for tissue, pwede tayo tissue. So, tissue yung ginagamit ka pang cleaning, hindi yung basahan. Kasi minsan yung basahan ay yan eh, may nadadalang pyesa. Then, minsan pag madumi na yung basahan, bumabalik lang yung dumi. Yung iba kasi basahan yung gamit eh. Sa akin, hindi. Mura lang naman ang tissue. So, tuyuin lang natin ng kauntian. Tapos, ihahatiar ko siya. Ng 120 air. Then, 100 ano lang yung init, pinakamababa. Ang matuyo lang yung mga liquid. So, mayroon pa pala tayo dito nakalimutan na isa. So, 1 hour na tayo on repairing. So, ilagyan ko na lang ito mamaya, guys. Hanap na lang ako ng ano. So, madali na yan. Sa ano naman yan, HDMI. Madali na yan. So, pa-displayin muna natin. Kailangan masolusyonan muna.
Solusyonan muna natin yung error. Yung error na no display or no power. So, hindi ko sure. Hindi na natin kasi siya tinesting. Kasi, mayroon siyang liquid. Liquid damage. Sana wala na bumigay na pyesa para so pinakamababa lang then tagad natin ang air. Okay, maghahanan natin ang air. So, ito yung likod ng VRAM. Itong maraming maliliit na capacitor. Kailangan natin siyang tuyuin at the back. So, butas po yan hanggang sa kabila ng front board natin. Ito, GPU. Butas yan sa kabila hanggang kabila. So, kailangan natin yung tuyuin. Yan, tuyo na. So, konting ano na lang, hilot. Yung ilalim ng VRAM. Kasi water damage eh. Ilalim ng GPU. So, andito ang VRAM. So, taas. Okay na. So, 1 hour ng ating video repairing. So, no push yan. No skip. So, ano na lang natin mamaya sa stress test. Kasi matagal yung stress test eh. So, yan. Palalamigin lang natin to guys. Then, i-continue natin mamaya ang ating video. Video repairing. Kasi kailangan natin siyang pababayan ng resistance. Dahil in-applyan natin ng heat. And guys, so continue natin later.
So, palamigin ko lang siya. Okay? So, ito, bale na paano natin siya. Malamig na siya. So, hindi na mainit. So, testingin natin. So, sana magka-display siya. So, ayan. So, tingnan natin. Dito natin sa... Sasalang natin siya dito. Okay. So, gamitin natin ay DBI. Okay, DBI. So, let's power on. So, pansinin nyo lang siya, guys. Yan. So, naka-red yan. So, power on. Mahirap power on ito. Yan, power on. So, tingnan natin kung magkaka-display. Display ba? Wala. Ayun, may display siya, guys. So, okay na. Patayin na natin. So, may display siya. Ayan. So, lagyan natin ng heatsink. So, kailangan na ng heatsink para hindi masira. So, okay na. May display na yung ating nire-repair. So, mainit siya. Init na yung GPU chip. So, ibig sabihin, ang ating ni-repair ay job is done. Okay. So, simple lang yun. Replacement ng, so, nag-replace tayo dito. So, ilalim, dalawang kapasitor. Yan. So, nag-replace tayo dito, dalawang kapasitor dito sa baba. Saka dito ay isang kapasitor din. Yung isang kapasitor, inayos natin yung paa. Kasi yung isang pin ng paa ay hindi na siya nakalapat sa ating PCB lines. So, ito yung dalawa, ay yung isa naman. So, natanggal na siya talagang corroded parts. Then, itong PWM IC natin na to. Yan. Itong PWM IC natin na ito is yung itong part na to. Kinain naman na siya ng kalabang kasi na liquid damage siya. Yan. So, nilinis natin to. Bali, liquid damage natin ay dito. So, dito. Dito, at saka dito sa resistor. Yung resistor natin na yon is nasa 5 volts siya. Ayan. So, na-clean na natin siya. Ayan. So, lalagyan na lang natin siya ng thermal paste, then ikakabit natin ang kanyang pan. So, ayan. Gagamitin na natin ang dinonate ni Sir Franz Velasquez from Tondo, Manila. Okay, gamitin natin yung kanyang binigay na thermal paste, okay? So, ayan. Yung marami pa siya. Tagal pa nito bago maubos. Ayan. Wala, nalabas siya. Nalabas siya ng sobra. Yan. So, anuhin lang natin yan. Iayos natin. So, napansin ko lang dito. Nasaan ang ano na ito? So, napagawa na siguro ito sa ibang repair shop. Kasi wala yung ano dito. May base kasi yan dito na kapasitor. Eh. Na kapasitor. Na ganito. Yan. Wala akong tinanggal kanina. Sa unang video ko, wala yata akong tinanggal. Parang tandaan ko, wala kasi na ito yung mga tornilyo eh. Wala siya oh. Ibig sabihin na, baka binuksan siguro. So, hindi natin alam. Baka nag-re-thermal na rin before or ano. Tapos hindi na ibalik. So, pantayin lang natin para maganda yung kapit ng ating side sink. Yan, pinapantay ko yan eh. Para pantay. Kasi ito may extra dito. Ayan.
So, lagay na natin tong kanyang... So, ito pala pala. Kalimutan natin to. Mami anak. Saglit lang. Saglit lang, baby. So, ang aking anak na palaging nasa ating video ay kinukulit ako. Ayan. So, lagay lang natin to. Gawin lang natin itong lock na ito so para mabilis nang ilagay. Then, position natin. So, ito may mga marami akong ganito dito eh. So, lagay na lang natin ito. Libre na. Ayan. Libre na sa may-ari. So, balik na natin. Parang nakaangat. Ah, ganun lang talaga siya. Taas naman ang ano na ito. Ayun, taas lang sila siya. Okay. Ganun lang yung design sa kanya. So, lagay natin itong kanyang. Then. So, stress test ko lang ito, guys. Then, i-show ko na lang sa inyo yung last stress test natin. Yung kasi matagal pa yun eh. So, hindi naman natin ma-edit yung stress test nito. Pakita ko na lang sa inyo mamaya kapag malapit na dun sa pinaka... Lagyan na lang natin ng timer. Yan. Para hindi masyadong maba yung ano. Kasi 1 hour na yung ating naunang video. Then, continuation lang to. Okay? Show ko na lang sa inyo later. So, yan. Let's continue our repairing. So, nakano na tayo. Yung stress test natin, guys. Napansin nyo dyan. It's working na. And 30 minutes na tayo nag-stress test. May ating nire-refer kanina na video card. So, continuation lang ito. So, sensor niya siya, guys. Makikita nyo naman dyan. Yan. Yung anong ko na ano. So, clock niya is 1.7. Memory clock. And then 1.3 yung GPU clock. Then, GPU temperature is 81 degree. Kanina pa siya naka-stress test. Then, ang kanyang panel speed is 35% lang siya. Yan. GPU load, 98%. So, it's working pa naman siya. Mapansin nyo sa ating timer na yan. 31 minutes na siya. Then, sa timer naman natin dito sa stress test is 31 minutes din. Ayan. Yung time na yan. So, it's okay na siya. It's working fine. So, yung ni-repair natin ay NVIDIA ang sub-vendor. So, GTX 1050 Ti. 128-bit, then 4 gig. Ayan, napansin niya. 4 gig. So, okay na siya. It's working fine. So, text na natin yung customer. Then, next repair tayo. So, next repair natin na yung kanyang GPU naman na palit 1650. Okay. Okay na yung ating stress test dyan. So, back to repair station ulit tayo. So, ito yung next natin repair. Okay? Hanggang dito na lang ating video para sa repair natin ng Inno 3D 1050 Ti 4 gig. Okay? So, thank you for watching. Don't forget to subscribe. So, like and comment. See you in the next video. Bye-bye.